Tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Salamat sa gabing ito. Malwalhati ka at may taas, Lord God, sa aming buhay, sa aming pag-aaral. At Lord God, umaasa kami sa tagumpay na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa gabing ito. Binabalik sa iyong papuri at pagsamba at pasasalamat. As we claim the victory in the name of the Lord Jesus Christ. Eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the one and only Lord, forever and ever. Amen. So, purihin ang Panginoon. Amen. Pagbati sa ating lahat sa pangalan ng Panginoon. At nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan lahat, mga kapatid. Amen. Praise God. So, sa gabing ito, mga kapatid, ay ating itutuloy ang ating study and grow na responsibilidad natin bilang manampalataya, mag-aral at ipakita sa Diyos ang determinasyon na lumago, mga kapatid, upang patuloy niya tayong tulungan. Amen sa ating Kristiyano pamumuhay at paglilingkod, mga kapatid. Okay, so ngayong November 24 ay nasa pang 45th na tayo. No? 45 na, no? Mga kapatid. Sa ating series na Titles of God's People in the Bible. Okay? So, sa mga titulo na ating napag-aralan ay nasa pang 7 titulo tayo na ang title nating pinag-usapan ay That We Are the Body of Christ, mga kapatid. Tayo po ay katawan ni Kristo. Okay? So, purihin ang Panginoong Diyos dahil mas marami tayong naiintindihan ngayon. Kaya ang kailangan lang natin gawin para hindi tayo mahirapan is manampalataya at tanggapin natin, mga kapatid, ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Okay? Kung kaya nating pakinggan yung masasabi ng iba, mas lalo dapat tayo bilang manampalataya na maniwala at makinig sa sinasabi ng Panginoon. Okay? Dahil sino man yan, ano man yan, pwedeng magkamali sa pagsasalita sa atin. Ultimo ikaw, pwede kang magkamali patungkol sa sarili mo. Pero ang Panginoon, mga kapatid, ayan, puno ng katotohanan. Amen. At walang kasinungalingan. Kaya ang kailangan lang nating gagawin, mga kapatid, ay sumang-ayon at manampalataya at tumanggap sa mga salita ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. So, tanggapin natin, sang-ayunan natin ang Panginoon na tayo po ay kanyang katawan. Amen. At yan lang po ang talagang magandang magagawa natin sa Panginoong Diyos, mga kapatid, sa kanyang pakikipag-usap sa atin. Amen. Praise God. So, sa gabing ito, mga kapatid, amen, ay basahin natin ang teksto natin sa ating pag-aaral dito pa rin sa 1 Corinthians Chapter 12, verse 27. Okay. In 1 Corinthians, chapter 12, verse 27, it says, mga kapatid, Now ye, okay? Now we are the body of Christ. Okay? So, what we need to do is to believe it. Amen. Huh? And accept this, mga kapatid. Diba, ang hirap tanggapin. Tawan ako ni Kristo, no? Lalo pag naaalala mo yung mga kapalpakan mo at kasalanan mo, parang ang hirap. But we don't need to refute or debate with what the Lord is saying to us. Amen. So tanggapin natin, mga kapatid, that we are the body of Christ.
and members in particular. Okay? So in Amplified Version, it says, now you collectively are Christ's body, and individually you are members of it, each part severally and distinct, each with its own place and function. So, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Okay? So, pang-anim na natin itong pinag-uusapan, itong body of Christ. So, napag-usapan na natin yung pagiging katawan ni Kristo. At natapos natin, mga kapatid, yung apat na pagtuturo ng Panginoon sa atin patungkol sa kanyang katawan na magkaroon ng respeto. Okay? Number one, respetuhin natin bilang katawan. Ginawa tayong katawan ni Kristo. Siya yung tumawag sa atin. Respetuhin natin siya. Okay? Na ikaw yung part na kailangan niya. Okay? Sa katawan. No? Mas alam niya yung kailangan niya, mga kapatid. Hindi tayo. Minsan napuprustrate tayo eh. Diba kayo? At ako din, nasubukan ko rin. Na pag may umaten sa church, ini-expect natin, ay ito siguro magpapagamit ko sa Panginoon. Okay? Ayong meron siyang talento. Minsan, nakala mo siya na eh. Ha? Bilang, ano mga kapatid, bilang tao, minsan eh, nakala natin yun na, no? Pero ang totoo, siya yung pipili ng mas kailangan sa katawan ni Kristo. Okay? Parang si Samuel, di ba? Propeta ng Panginoon. So, ginagamitan niya ng sariling evaluation. Nung akala niya, nung mag-anoint siya ng susunod na hari, eh, ay, ito na siguro. Ay, ito na siguro. Puro mali siya, eh, ay, ito na siguro. Hindi niya inaasahan, eh, isang bata pala yung i-anoint niya sa katauhan ni King David. Okay, so may mga ganyan tayo, no? Kahit kayo, di ba, sa mga kamag-anak ninyo, na akala nyo, eh, ay, ito na siguro na, maliligtas na talaga, tatanggap na sa Panginoon to, maglilingkod na to. Tapos, mga kapatid, most of what we least expect, yung hindi mo inaasahan, siya pa yung, ano, yung maglilingkod pala sa Panginoon. Okay? Kaya, mga kapatid, si Lord ang mas nakakaalam ng ilalagay niya sa part ng katawan niya kasi church niya ito, katawan niya, kaya we need to respect him for that, mga kapatid, dahil siya po ang naglalagay ng part, or he adds to the church na magagamit niya sa kalooban niya, makapaglingkod sa kanya, to serve its purpose, mga kapatid. Amen. Kaya hindi po tayo aksidente sa church. I mean, once you are baptized in the name of the Lord Jesus, once you accepted the plan of salvation, I mean, mga kapatid, meron kang part doon at kailangan meron tayo, ma-serve natin ang Panginoon sa function na gusto niya, mga kapatid. And then let us also respect what He says, na we are the body of Christ. Okay? Huwag na tayong makipagpagalingan. Hindi. O anong ginagawa natin sa church? Kapag humble pa tayo, hindi ako katawan ni Kristo. Anong ginagawa mo doon, mga kapatid? Because the church is the body of Christ. Okay? Amen. Number three, mga kapatid, let us respect each part because we need to accept this, that we are all different, mga kapatid. Ang daling unumain yan. Hindi tayo pare-pareho. Okay. Kailangan nating respetuhin yan, mga kapatid, na talagang mayroon tayong pagkakaiba. Do iisang Panginoon natin, isang pananampalataya, isang doktrina, mga kapatid. Okay, pero hindi tayo, mga kapatid, ano, identical. At sabi ko nga, hindi tayo masaya. Okay? Pag tayo po ay pare-pareho. Okay, so yung pang-apat na tinalakay natin last
Thursday, mga kapatid, is let us respect our designated function. So, ibig sabihin, madaling unawain na iba-iba tayo, ibig sabihin, iba-iba din yung ating magagawa. At kapag nagampanan natin yan, meron tayong malaking magagawa. Okay? Pag ginawa mo yung part mo, meron kang magagawa. Pero pag iba-ibang part, gumana mga kapatid, okay, marami tayong magagawa. At yan ang gusto ng Panginoon upang hindi tayo magmalaki. Okay? Upang hindi tayo magmalaki. At wala tayong ibang itataas kung hindi yung tumawag sa atin, mga kapatid, ang ating Panginoon. Alright, so sa gabing ito, mga kapatid, November 24, atin pong itutuloy ang ating pag-aaral, mga kapatid, because as a body, okay na, napag-usapan natin na iba-iba tayong parte, iba-iba tayong gampanin, ang church ay katawan ni Kristo, mga kapatid. So, tonight what we need to understand at kailangan nating ingatan ay ito, mga kapatid. Dahil iba-iba nga tayo, may magagawa tayong lahat, katawan tayo ni Kristo, okay? May plano sa atin ng Panginoon. What we need to do, mga kapatid, ay ito. We need to stay and keep connected. Okay? Bilang katawan ni Kristo, mga kapatid, dahil hindi nakatawan eh. Pag inalis mo tong kamay, inalis mo tong braso, hindi na. Ang maiiwan na lang yung katawan. Ang naalis yung braso. Mga kapatid, kaya sayang pag natanggal yung braso, na mas mahina yung kaliwa ko kaysa sa kanan. Mas maraming nagagawa itong kanan, mga kapatid. Mas malakas itong kanan. So kapag inalis natin itong kaliwa, makakatrabaho pa rin ako, pero kahit mahina ito, mas marami akong magagawa pag dalawa sila eh. Pero once na naalis na ito sa aking katawan, ay hindi na siya katawan, mga kapatid. Okay, kaya ang kailangan nating maintindihan, mga kapatid, at gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon, tandaan natin, manatili tayo at manatili tayong magkakadugtong. Okay? Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Okay? Na pinag-aaralan nga natin sa Tuesday mana yung ano eh. No one lives to himself and no man dies to himself. Okay? In the book of Romans, mga kapatid, pinag-aaralan natin yan. Bakit kailangan nating manatili? Bakit kailangan nating magkaroon ng koneksyon? Okay, bakit kailangan, mga kapatid? Okay. So dito tayo ngayon, mga kapatid, iikot sa pag-aaral sa gabing ito, mga kapatid. Amen. Dahil ang isang parte ng katawan, para mabuo ang isang katawan, kinakailangan itong nakakonek sa ibang parte. Okay, dahil ang pangit tignan yung katawan mo, mga kapatid, pag lahat buhay na hiwa-hiwalay. Ano, mga kapatid? Yung kamay ko kasi nandoon sa kusina, naguhugas ng pinggan. Tapos nasa lababo naman yung nandoon sa ano, yung katawan ko. Sabi mo, dahil siguro mayaman kayo, meron kayong bathtub, mga kapatid. Yung paa mo naman nandoon sa ano, nandoon sa mayroong ano, rug, kasi hindi siya makapasok ng bahay dahil madumi yung paa niya eh. Iwa-iwalay, pare-parehong buhay. So walang ganun, mga kapatid, ano? Walang ganun. So pag may nakita tayong ganun, nakakatakot 'yun. Nakakatakot 'yun, mga kapatid. Okay. Kaya, mga kapatid, nakakatawa man o nakakatuwa man, pero minsan ganun yung ginagawa natin sa church. Na akala natin kaya nating mabuhay na wala siya, wala siya, wala siya, wala siya. Lalo na si pastor, kaya. Kahit wala si pastor, basta nandiyan si Lord. Okay?
May konting tama, pero may mali. May mali. Dahil hindi naman tayo tinawag ng Panginoon para maghiwa-hiwalay. Tinawag ba tayo ng Panginoon para maghiwa-hiwalay? Sa iisang pananampalataya, sa iisang pagtuturo. Amen. Sa iisang simbahan. O tinawag tayo ng Panginoon, iba-ibang pananampalataya natin at pangunawa, pero tinawag tayo ng Panginoon para pagsama-samahin. At nung pinagsama-sama tayo, nakabuo tayo ng isang katawan, at salamat sa Diyos, lumalago po itong katawan, at ngayon nagkaroon na tayo ng buhay. Hindi nyo ba napansin yun? Na simula nung pinagsama-sama tayo ng Panginoon, nagkaroon na ng direksyon yung buhay natin. Yan yung sinasabi ng Panginoon sa John chapter 10, that I come that they might have life. Okay, mga kapatid, dumating ang Panginoon sa buhay natin upang magkaroon tayo ng buhay. Buhay naman ako, Pastor, nung wala pa ako kay Lord, pero iba yung buhay mo. Okay, hindi ko sinasabing patay ka. Buhay ka, pero iba yung buhay mo. Oh, what I mean is this, mga kapatid, noong pinagsama-sama tayo ng Panginoon, mayroong mas magandang buhay na ikinabubuhay natin ngayon. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Dahil noon, nakadugtong tayo sa iba noon. Kung saan-saan tayo nakadugtong. Mga kaibigan nating mga drug addict, mga lasinggo, okay, mga sugarol, doon tayo nakakonect noon, mga kapatid. At yun yung buhay natin noon. And now, mga kapatid, when the Lord gathered us, sanctified us, sabi ng Bible. Okay, dahil sabi nga sa Corinthians, tayo daw ay dating mga, sa mga nakaraan natin, napakarami kayo, ganito, ganito, ganyan, 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 dami. Huh? Pero kayo ay nilinis na ng Panginoon. Pinatawad na kayo, tinanggap na kayo ng Panginoon. Kaya ngayon, ang kinabubuhay natin ay naaayon sa biyaya at tulong ng Panginoong Diyos. Okay? Dahil hindi ako nakakonect. Ayan, mga kapatid, ha? Hindi ako nakakonect sa mga magnanakaw. Oh, kaya pag nagbigay kayo ng gulay dito, hindi ko natatanungin kung saan yung ninakaw, di ba? Dahil alam ko, hindi ako nakakonect sa mga magnanakaw. Tama ba ako, mga kapatid? Sana tama ako, ha? Oh. Hindi kung saan-saan galing ang kinabubuhay natin, mga kapatid, ay naaayon na sa biyaya at pagpapala, bendisyon ng ating Panginoong Diyos. Kaya napakaganda ngayong inagsama-sama po tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Okay, so one part is relying to others. Sana yan ay tumanim po sa atin. Okay, ang isang part ng katawan ay naka-rely, nakadugtong, unang-una nakadugtong at nakadepende sa ibang parte. Okay? Kaya nga, pag naintindihan natin ito, mga kapatid, wala pong magmamalaki sa atin eh. Wala magmamalaki. Pag naintindihan natin ito. Dahil may nakadugtong, okay, na parte ng katawan na umaasa sa tulong ng ibang parte. Samantalang, mga kapatid, meron din mga parte sa katawan ito na siya yung inaasahan ng karamihan. Okay? Sa katawan natin, merong very dependent to many. Okay, pero merong part din sa katawan natin that yung maraming part natin is dependent sa lalo na yung puso natin, mga kapatid. Oh, ang daming nakadepende dyan. Sa isip din. Sa yung nag
Siyempre, nag-iisip, nag-uutos, nagpapagalaw ng dapat galawin sa panglabas. Dahil sa pangloob, may tumatrabaho ng kusa 24/7, mga kapatid. Okay? So, tingnan natin ngayon, mga kapatid, tingnan natin maigi na mayroong mang part na nakadepende sa ibang part, mayroon ding part na sumusuporta sa karamihan. Kaya nga, mga kapatid, ang tingnan natin dito ay ang nakikinabang yung buong katawan. Okay? Yung buong katawan ang nakikinabang. Mayroon talagang masipag sa part ng katawan natin. Mayroon ding tamad sa walang ginagawa masyado sa part ng katawan natin. Okay, mga kapatid? Meron at meron. Pero lahat ng yan, ang bottom line, mga kapatid, ang nagbibinipisyo ay ang buong katawan. Okay, kaya nga yan ang ginamit ng Bible para mas maintindihan natin na tayo ay meron tayong sariling katawan na merong iba't ibang bahagi at merong iba't ibang gampanin na ang nakikinabang ay iisang katawan lamang. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya, pag sasabihin mo, na wala naman ako masyadong nakagawa. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Imposibleng hindi mahalaga, ikaw na parte ng katawan ni Kristo, mayroong paggagamitan sa iyo ng Panginoon. Hindi naman ako magaling magturo, hindi ako magaling kumanta. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Dahil hindi mo alam, baka may nakadugtong sa iyo. Ay, intindihan mo ba yon, kapatid? Bilang katawan, may nakadugtong sa'yo na kung wala ka, maaaring hindi sila makagalaw ng maayos sa isang trabaho o gampanin. Okay, mga kapatid? Kaya sabi ni Pablo, huwag nating ikumpara ang bawat isa. That is unwise, sabi ni Pablo, mga kapatid. Okay? Huwag natin sabihin, wala naman akong ginagawa, huwag na lang akong maglingkod. Wala akong magagawa. Hindi, meron yan. Maaaring hindi mo pa nadiskubre. Amen. Ngunit kung nabababawan ka sa trabaho mo at naliliitan ka, ulitin ko, respetuhin mo yung tumawag sa iyo ang Panginoong Hesukristo. Mahalaga sa paningin niya yan, mga kapatid. Amen. Sabi ng Bible, our labor is not in vain in the Lord. So, kung tingin mo maliit lang yung ginagawa mo, kung doon ka nilagay ng Panginoon na trabahuin mo yun, malaki yun sa paningin ng Panginoong Diyos. Ikaw lang yung nag-evaluate ng sarili mo. Eh minsan wala kang gana eh. Lalo pag hinihipan tayo ng kaaway, nako, walang silbi ka talaga kasi tinan mo. Ang may silbi lang sa church, yung mga nangangaral, yung mga nagtuturo. Mga kapatid, alam niyo, isang pinapahalagaan ko sa church, makinig kayong lahat, mga kapatid, isa sa pinakamahalaga sa akin sa church, sa part ha, sa part ng katawan, yung mga wala pa masyadong nagagawa. Huwag kayong magugulat, mga kapatid. Ay, gusto pala ni Pastor yung tamad. Hindi yun. Ay, gusto pala ni Pastor yung walang nagagawa. Hindi yun. Hindi nyo pa ako naintindihan. Huwag nyo munang gamitin yung pagiging manghuhula ninyo. Okay? Alam niyo, pinapahalagaan ko sa church, yung hindi pa nakakapag-preach. Huwag kayo magugulat. Yung hindi pa nakakapag-walis. Uy, sabi mo, ako yata yun ah. Tamad ako eh. Hindi ikaw yun. Alam niyo kung sino, mga kapatid? Hindi pa nga sila masyadong marunong magsalita eh. At yan yung mga bata. Okay, huwag mong sasabihin na nagawalis lang ako, wala akong ano. Alam niyo yung mga bata, wala pa silang nagagawa, hindi pa nagsusoul winning yan, hindi pa marunong manalangin yan, nakagaya ng ginagawa natin, hindi pa yan nagbabasa ng Bible. Pero mga kapatid, in my eyes sa church, mahalaga po sila. Okay, mga kapatid, mahalaga sila. Oh,
Ah, nagtuturo po ako sa mga bata. Pumupunta ako sa kanila. Kinukonek ko yung sarili ko sa kanila, mga kapatid. Dahil alam ko mahalaga sila sa gawain. Mahalaga sila sa paningin ng Panginoon. Hindi lang sa pamilya ng kung saan na-involved sila, mga kapatid. Once you are a part of the church, huwag kang papadaya sa diablo, mga kapatid. Once you are part of the church, may silbi ka sa gawain. Amen. Hear the word of the Lord. May silbi ka sa gawain. Amen. Huwag tayong padadaya sa kaaway. Kita nyo yan, ha? Yung mga bata, wala pang nagagawa yan. Puro nga gulong ang nagagawa niyan. Ingay, kalat. Pero in my eyes, as a pastor, as their father here, mga kapatid, na maglilid sa kanila, I value them. Oh. Hindi lalo na pag may nagagawa ka na, huwag mo lang maliitin. Amen. Huwag mo lang mamaliitin. Hindi po preaching ang pinakamahalaga. Mga kapatid, makinig kayo sa church. Ang pinakamahalaga sa church ay ministeryo natin sa Panginoon. Anong ibig sabihin nun? Hindi preaching lang, hindi prayer lang, hindi worship leading lang, hindi awitan. Lahat ng ministeryong magagawa natin sa Panginoon, yan ay mahalaga. Okay? Yan po ay mahalaga. Basta ministry, yan ay mahalaga. Minsan nga, dinadaya tayo ng kaaway, tayo nag-evaluate na ang pinaka-ano, ganito. Yes, mahalaga yan, worship. Mahalaga lahat yan, prayer, giving. Kaya, pag nagawa mo na, akala mo okay na, hindi ka na. Ako, nagawa ko na yung pinakamataas na ministry, kaya bahala na kayo dyan. Kasi ini-evaluate mo eh. O mga kapatid, basta ministry in the eyes of the Lord, yan po ay mahalaga. Amen, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. At kung sinasabi mo naman, Pastor, pagod na ako, ang daming umaasa sa akin. O baka mas pagod na ako. Huwag kang magbibilang dahil bago ka umupo sa upuan na yan, tinrabaho ko muna lahat. Lalang isimulang gawain dito, mga kapatid. Alam niyan yung mga nauna dito. Pagdating nila sa worship place, malinis na, nakaayos na yung upuan. Amen. Nakaluto na ako ng sopas. Luto ko ng sopas noon eh. Kaya nung medyo dumadami-dami na kami, hindi na ako nagluluto ng sopas. Nagdadala na sila ng pagkain. Nagpapaluto na rin lang ako, nagdadagdag, mga kapatid. So nasanay kami na tuwing Sunday kumakain. So sabi ko, pwede na nating i-resume yun sa January, hopefully, mga kapatid. So pagkatapos ng fellowship, dahil natatapos lang kami dito, mga 11:30, bihira yung 12. Okay? For the sake lang na may laman yung tiyan kasi may mga bata po eh. Kawawa yung mga bata. Kumakain kami na, dito na sila kumakain. Hindi naman yung pakabusog. Basta may laman lang yung tiyan pagsasalusaluhan. Okay? Pero dati, ako, isang malaking kaldero, sopas. Amen. Ha? Song leader, worship leader, Sunday school, preacher, mga kapatid. Kaya, kung sabi, Pastor, pagod na ako. Ngayon kung sinasabi mo marami ako, Pastor, sobrang naman ako ng daming ginagawa, nagtuturo ako, ganito pa ako, bibisita pa ako, tapos Bible study. Alam mo, makinig ka. Huwag kang mapagod. Ituloy mo yung ginagawa mo dahil, sabi ko kanina, merong parte sa katawan ng tao na inaasahan ng marami. At baka ikaw yun. Baka ikaw yun. Paano na lang pag hindi ka na gumana?
bilang parte ng katawan, ang dami palang umaasa. Okay? Ang dami palang umaasa. So, gawin natin yung magagawa natin. Meron talagang mga taong binigyan ng isang talento, maraming talento, at sobrang talentado, mga kapatid. Okay? At huwag kang mag-alala. Pag nakita ka ng Panginoon, nagpupursige, at nakita niya yung pagmamahal mo sa Panginoon, tatawag siya ng ganyan din sa'yo para magkaroon ka ng kaagapay. Oh, mga kapatid. Ganun yan. Dahil ayaw, siyempre ng Panginoon, nahihirapan tayo. Okay, mga kapatid. Kaya, we need to stay, mga kapatid, and keep connected as a body. Please lang, mga kapatid, ha? Huwag natin gawing chinap-chap ang katawan ng Panginoon. Huwag natin gawin. Okay? Hiwa-hiwalay. Katawan ng Panginoong Diyos. Nawa ang church ng Panginoon sa bawat lugar, sa bawat local church ay isang matibay, nagkakaisa at malusog na pangangatawan. Okay, balansyado mga kapatid. Hindi yung malaking muscle dito, pagdating dito, malnourished. So mga kapatid, magkaroon tayo ng care, ayan, at malaking tulong mo basta nandiyan ka lang sa katawan. Okay, hindi mo pa na-discover, pero one day, mga kapatid, na meron kasi dyan mga iba eh, gusto ko sana, pag sandi, gawin ko yun, kaya lang nahihiya ako eh. Merong mga ganyan, lalo na yung mga bago. So, darating yung time na matatanggal mo yung hiya mo dahil pag nakita mo, trabaho sila ng trabaho, talagang mahiya ka na talaga. Matuto ka na talaga kasi, pansin mo, pagod-pagod na sila. Ikaw, yung plancha mong damit eh, planchado pa rin eh. Di sila, naligo na ng pawis. So, magkakaroon din tayo mamaya ng kusang suporta. Okay? Kailangan natin sila, pero kailangan ka din nila. Tandaan po natin yan. Okay? Kailangan natin ng bawat isa, pero kailangan ka din namin eh. Okay, mga kapatid? So, ang malinaw, inagsama-sama tayo ng Panginoon dahil kailangan natin ang bawat isa para ma-accomplish natin ang magandang plano ng Panginoon sa pagkatawag natin, mga kapatid. Sabi nga ng Bible, who saved us and called us unto a holy calling, not according to our purpose. Okay? Not according to our purpose. Okay, so, manatili tayong konektado bilang katawan ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Now, mayroon akong gustong basahin dito sa Book of John na sinabi ng Panginoong Jesus. Tignan natin ito. We're talking about staying together and being connected, mga kapatid, as a body. Okay? Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, dito sa John 15, verse 4 to 6. Okay, let me read. Sabi ng Panginoon, abide in me and I in you. Okay? Kailangan ng tao ay manahan sa Panginoon at ang Panginoon ay mananahan naman sa tao. As the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. Wala kayong magagawa maliban na kayo ay nakadugtong sa akin. Verse 5. Ito na mga kapatid, nilinaw na ng Panginoon. I am the vine, ye are the branches. Okay? Tayo daw ay mga sanga. Okay, siya ang vine.
He that abides in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. And then verse 6, if a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. So, dito mga kapatid, isang puno ang ginamit ng Panginoon, ano? So, parang katawan din. Eh, pag tinanggal mo yung isang sanga, sabi niya, matutuyo yun. At anong gagawin yun ay susunugin. Pero ang sinasabi ng Panginoon dito, mga kapatid, bilang mga sanga, tingnan ninyo ha, sa sanga, yung sanga nakadugtong sa mismong puno. Pero hindi lang sanga yung makikita mo doon. May mga maliliit na sanga lalo. May mga tutubuan ng dahon. Dahil hindi naman lahat ng sanga ay tinutubuan ng dahon, mga kapatid. At mayroong part lang sa sanga na may dahon din, pero hindi porkit may dahon, nilalabasan din ng bulaklak. Okay? Malinaw ba yun, mga kapatid? So tayo mga sanga, pero hindi lahat ng sanga may dahon. Pero hindi lahat ng may dahon naman, doon naman nag-sprout yung buds. Mayroong mga part lang sa sanga na doon lalabas yung bulaklak at doon sa bulaklak ay nagmumula ang bunga. Okay, mga kapatid? Pero, magkakadugtong, no? Okay? Dahil imposible, mga kapatid, tandaan natin ito, ha? Imposible, napaka-imposible. Na ang isang sanga na nakadugtong sa malusog na puno ay hindi magbubunga. Napaka-imposible nun. Ito, para mas malinaw, napaka-imposible sa ating mga sanga na iba't ibang parte na nakadugtong sa Panginoon na hindi nagbubunga. Okay, so meron tayong magagawa. Sa tulong ng Panginoon, meron tayong magagawa. Masyado tayo kasing bilanggo sa kaya nating gawin eh. Na hanggang dito na lang ako. Hanggang dito lang magagawa ako eh. Yes, tanggapin mo yun. Pero wag mong isarado doon ng pintuan, mga kapatid, dahil sa magagawa mo sa tulong ng Panginoon, may magagawa ka out of it na kapag tinulungan ka ng Panginoong Diyos, magugulat ka. Magugulat ka na mayroong panghigit kang magagawa doon sa kaya mo lang, yung limitado mo lang na kaya. Meron tayong limitasyon bilang tao. Pero please lang, mga kapatid, hanggat nakadugtong tayo sa Panginoon, nakadugtong din tayo sa kapangyarihan. Nakadugtong tayo, mga kapatid. Hallelujah. Sa kapangyarihan. Ha? Eh sabi ko kanina, merong mga sanga na doon lumalabas yung mga dahon. Pero may mga sanga na walang dahon. Pero nagtataka tayo minsan, mga kapatid, may mga sanga na hindi mo inaasahan na doon maglakaroon ng mag-sprout o magbabad yung bulaklak. Ang expectation natin doon lang sa dulo. Pero tandaan natin, ha, lalo na may mga mangga, pansinin ninyo, ang expectation natin nandudul lang sa ano eh, di ba? Pero may mga time na may lumalabas din ng mga bulaklak, mga kapatid, kahit hindi doon sa may dahon. Amen. At yun ang magagawa natin bilang parte ng katawan pag nakadugtong tayo sa Panginoon at manatili tayo, magiging mabungang Kristiyano po tayo, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Magtataka ka, kaya ko palang gawin ito? Okay, mga kapatid? O, tanungin ko kayo, meron bang pinanganak na preacher na, mga kapatid? Hindi naman ako pinanganak na preacher. Hindi ko alam. I am not raised by a pastor either, mga kapatid.
I am not raised as a Pentecostal. I am not, mga kapatid. I am not exposed to it. Kaya nainggit ako sa mga bata pag umaawit sila, nag-aalay sila ng awit, nainggit ako dahil hindi ko nagawa yun eh. Hindi ko nagawa yun. Okay. So magugulat na lang ako, meron pala. Oh. Pagdating ng tamang panahon, at nakikita ng Diyos na available ka lagi, nandyan ka lagi, and then the Lord will anoint you, God will use you, may mababagong buhay sa iyong ministeryo. Amen? Merong mga taong mai-inlove sa Panginoon dahil sa ministry mo. Merong mga taong maniniwala sa salita ng Diyos dahil sa ministry mo. Amen, mga kapatid. Though hindi ganun lahat, ha, dahil minsan hindi sila naniniwala sa atin, pero meron at meron. Hanggat nakadugtong tayo at magkakasama tayo sa Panginoon, merong mabunga at magandang mangyayari, mga kapatid. Please stay as a body. Kaya nga may warning, mga kapatid, dito si Apostle Paul sa Corinthians. Kasi nakikikonnect sila sa iba eh. Kasi minsan nadadaya tayo eh to be successful, to be fruitful in life. Ayan, mga kapatid, pag naririnig natin yung mga presentation ng mga ibang tao, yung mga hindi nagsisimba, oo nga, no? Ba't tayo na-amaze sa sinasabi nila? Kasi hindi natin naririnig sa church. It is new on our ears. Kaya minsan, hindi tinuturo sa church to, ba't kaya? Eh, siyempre, yun yung pagtuturo nga nila para makahikahitin sila sa inyo. Eh, itong warning ni Paul, mga kapatid, to the Corinthian church, they are warned on connecting to the, mga kapatid, disconnecting to the body of Christ. Dahil nagkakaroon sila ng division. Saan sila nakakonect yung iba? Kaya ito ang turo sa kanila, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Very familiar verse ito. Okay? Nagkakaroon sila ng division. Bakit? Kasi kung saan-saan sila nakakonect. Na dapat sila yung magkakakonekta, mga kapatid, bilang church. Tinan niyo, 2 Corinthians 6:14, be ye not unequally yoked together with unbelievers. Tignan niyo, ito, tingnan niyo yung pananalita dito. For what fellowship? We are talking about staying together and being connected as a body. Pero yung fellowship nila, tingnan niyo, what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believes with an infidel? Tingnan niyo, verse 16. And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. So napapansin dito eh, ng Panginoon, napansin ng Holy Ghost, binigay niya kay Paul to preach it to the church. Na sila po ay may division at nakakonect sila kung saan-saan eh. Eh pagdating nila sa church, nagtatalo-talo sila. Na kung saan dapat sa church nagkakaisa tayo, mga kapatid. Ang focus natin, mga kapatid, ang main object ay si Jesus Christ sa church. Worshipping Jesus Christ, kaya nga tayo maawit. Praying to the Lord for our needs generally and personally. And also, mga kapatid, hearing one message. Amen. At mga kapatid, doon tayo nagkakaisa na nagpupuri. Amen. Nagpapakapuspos ng Espiritu Santo. Hindi yung pag-dismiss tayo sa church, nagagather tayo ng facts sa labas, nagagather din tayo ng lies sa labas, at pagdating natin sa church, tayo yung magiging source
or magkakaroon tayo, doon tayo magpo-provoke ng pagtatalo. Kawawa naman yung katawan ni Kristo. Baka magalit siya si Lord pag ganon. Huwag ganon, mga kapatid. Kaya ito yung sermon sa kanila eh. Nagkukunik kayo sa labas, tapos pagdating sa church, nagtatalo-talo sila, mga kapatid. Tingnan ninyo, pati mga lingkod ng Panginoon, pinagtatalunan nila. Tingnan nyo kung gaano sila ka-immature at kababaw. Sabi nung iba, mga kapatid, ako kay Apollos ako. O ako kay Cephas ako. Ako kay Pablo ako. Tingnan ninyo. Kung paano naging napaka-immature nila, mga kapatid. Pare-pare yung lingkod ng Panginoon yan. Ay, hindi. Ito dito ako, magaling si ganito. Ay, hindi. Ito ang gusto ko to. Siyang magaling. Ito. Kita nyo, mga kapatid. Oh? Bakit? Nakakonek sa labas eh. Kaya ako, mga kapatid, minumonitor ko lagi yan. Yung mga hindi regular nag-attend, mga kapatid, lalo pag matagal na, nakakonek yan sa iba. Maniwala kayo sa akin. May pinapakinggang aral yan na wala sa atin. Dahil dito sa atin, amen, mga kapatid, katulad dito, tinuturuan natin tayong maging supportive sa mga local churches natin. Mahalin natin ang churches natin. Amen. Eh, mapalad tayo sa pananampalatayang ito. Okay? Ha? May naririnig sila na kung saan saan. At kapag narinig nila ikaw na tinuro mo yon, sabi niya, mali talaga yan. Narinig ko kay ano eh. Oh. Subukan nyo makinig sa iba. At kapag nagturo kami dito ng pagsasamba na exuberant o talagang buhay na pagsamba, ang turo ng iba, nag-connect kayo doon, sabi nila, hindi ganyan ang tunay na pagsamba. Ang banal na pagsamba ay, banal daw na pagsamba yung malumanay. Wala namang bersikulo na ganun, mga kapatid. Dahil ang bersikulo ng pagsamba, mga kapatid, ay talagang, oh, clap your hands, all ye people, and shout unto God with the voice of triumph. Walang wagi na mahina ang pagpupuri. Kaya tayo maingay, kaya tayo buhay na nagpupuri, dahil hindi patay ang pinupuri natin at hindi talunan. Binabagay natin ang pagpupuri natin at pagsasamba natin sa buhay ng Diyos, makapangyarihang Diyos at tagumpay lagi tayo sa Panginoon. Pag nag-connect kayo sa iba, hindi ganyan ang kulto yan. Ay, ikaw naman, ayan, ayaw mo nang magsamba ng maingay. Dahil nakakonek tayo sa mga hindi mananampalataya. Tandaan ninyo, mga kapatid, ito. Pansinin nyo ito. Maging sensitibo kayo. Pag nakikipag-usap kayo sa labas, natural, hindi sila sasang-ayon sa tinuturo dito sa loob. Dahil doon sila sa labas eh. Huwag kayong maguluhan sana, mga kapatid. Natural, i-refute nila. Natural, kontrahin nila. Kung sumasang-ayon sila, dapat nandoon na sila sa loob. Kaya ang may kasalanan nun, hindi sila. Alam nyo kung sino may kasalanan? Tayo na nakikinig sa kanila na alam nating ibang paniniwala, hindi mananampalataya. Dahil kung mananampalataya, sana sila. Sabi ni John, dapat kasama natin sila. Oh, basahin nyo yun sa Epistle of John. Dapat kasama natin sila. So si natural, pag hindi natin kasama, iba ang tingin sa ginagawa natin. Oh, mali nang ikap po sa kanila. Narinig nyo ba sa atin na mali? Hindi. Pero sa kanila, mali. Hindi. Okay, mga kapatid? Oh. Iisang Diyos tinuturo natin. Sa kanila, tatlo or marami pa o dalawa. Natural, sasabihin nila yung pinaniniwalaan nila. Dahil kung pinag-uusapan din natin at sila, yung paniniwala natin, hindi sila ibang mananampalataya, kasama natin sila. So, ganun lang kasimple yun, mga kapatid. Ganun lang kasimple yun. Kung kami ba'y may tinatago sa Biblia, tanungin nyo kami. Basahin nyo ang Biblia at pag may tanong kayo, pumunta kayo sa pastor ninyo.
Hindi kung saan-saan kayo nagkukonek. Amen! Ha? May question kayo sa Bible, nabasa ninyo, hindi kayo magtanong kay Pastor, nagtatanong kayo sa dating daan, nagtatanong kayo sa Iglesia ni Cristo, nagtatanong kayo sa Trinitarian, nagtatanong kayo sa mga Katolik, at kung saan-saan kayo nagtatanong, kahit sa hindi nagsisimba, pinagtatanongan na ninyo. What will you expect, mga kapatid? What will you expect na samantalang binigyan tayo ng Panginoon na magbibigay sa atin ng kaunawaan? And I will give you pastors according to my heart. Kahit mas matalino ka sa pastor mo, please excuse me lang, mga kapatid. Maybe you feel and you think you are better. Dahil may mga ganun eh. May mga pastor na walang pinag-aralan, hindi makabasa masyado. Okay? Pero sila yung binigyan pa rin eh. Hindi ikaw sila eh. Tanggapin natin yan, ha? Napag-aralan natin yan, iba-iba tayong part. Hindi ikaw sila. So may part doon. Pagdating sa salita ng Panginoon na may ipapaliwanag niya sa iyo. Okay, mga kapatid? At kung hindi ka satisfied sa sagot, may Holy Ghost na magbibigay sa iyo ng pangunawa. Bigyan ko yun ng halimbawa. May nabasa ako sa Bible, mga kapatid. Nag-aaral talaga ako ng Bible eh. Wala pa noon. Kahit di pa ako pastor. May nabasa ako dyan. Hello, Brother June. Kumusta? Diyan ka pala, no? May nabasa ako sa Bible na sinabi doon, di ba, the wages of sin is death. Okay? Basta't ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Pero may nabasa din ako sa Bible, ito mga kapatid. May nabasa din ako. So hindi ako nagtanong kung kani-kanino. Sa pastor ko na ako nagtanong sa mga ano. Though hindi ako satisfied sa ano nila, sa patawarin nila ako, no? Sa kanilang sagot. Dahil may nabasa ako, sabi, di ba? For all the wages of sin is death. Pero may nabasa din ako, mga kapatid, in the book of Ephesians, sabi doon, there is a sin not unto death. Ah, hindi ito lisensya para magkasala, ha? Inaalam ko lang. Inaalam ko lang bakit. Okay? So, all the wages of sin is death. Pero nung nabasa ko yun, there is a sin not unto death. So gusto kong alamin, meron bang kategory yan? Mga ganon. So, nireveal sa akin ng Holy Ghost. Dahil nakikita ng Holy Ghost, nagtatanong ako sa pastor ko eh. Nakikita ng Panginoon, mga kapatid, na may desire talaga ako malaman eh. So ganon, lumapit pa rin tayo. Okay, hindi ko sinasabing mali yung explanation nila. Hindi lang ako na ano, mga kapatid, medyo parang mayroong kulang at pinunuan naman yun ng Panginoon. Pero my point is, lumapit pa rin tayo sa pastor natin. Yun ang ginawa ko, kaya pinaliwanag sa akin ng Holy Ghost. Eh, ginagawa natin ganito eh, makinig kayo, medyo may sermon lang ito ng konti. Ano? Pag hindi tayo satisfied sa paliwanag, hindi natin hinihintay yung intervention ng Panginoon. Sa iba tayo naghahanap. Yun ang ginawa sa akin ng Panginoon. Lumapit ako sa pastor. Pinunuan ng Panginoon yung explanation niya. Oh, sa puso ko. Dahil gusto ko talagang malaman eh. Hindi ko naman sinabi, ha? Wala talaga to si pastor. Hindi ko naman sinabing ganon. Hindi ko ginano. Basta Lord, tulungan mo ako maintindihan ito. Eh, hindi ako pumunta sa kung saan-saan. Sa atin, ganito. Pag piniliwanagan tayo, hindi natin na-get, eh, takbo tayo, mga kapatid, sa iba-ibang sekta. At doon, pag napaliwanagan nila tayo at nakuha nila yung kiliti natin, mali na yung pastor natin. Which is, nakakapagduda naman, no? Amen. Ha? Sa ating pagtuturo at pangangal sa mga salita ng Diyos. Amen. May nababago ang buhay, naaayos. Yan ang palatandaan, mga kapatid, kapag po nasa Diyos ang isang pananampalataya. Huwag kayong maguluhan. Huwag kayong maguluhan. Basta mayroong Diyos dyan, mayroong nangyayaring pagbabago. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Okay, so mga kapatid,
Kailangan maging connected tayo lagi. Maging connected tayo. Kaya nga sabi dito mga kapatid sa Hebrews, wala na pala tayong time. Tingnan ninyo sa Hebrews chapter 10 verse 20. Kaya nga napakalaga ng fellowship. Tingnan ninyo yung Corinthians, sa iba sila nagpi-fellowship. Eh sabi dito sa Hebrews 10:24 to 25. And let us consider one another to provoke and to love and to good works. Sa mabubuting bagay sa pagmamahalan. Amen. Sa bawat isa. Not forsaking the assembling of ourselves together. Huwag nating hayaan ang ating pagkakatipon. Amen. Sa trabaho nyo nga, may mga nakakasama kayo dyan eh. So huwag tayong pumayag na sila na lang yung lagi natin kasama. Mag-excited tayo sa church. Na pagdating mo sa church, ito yung mga taong mga makakaunawa sa akin pag ako'y sasamba sa Panginoon. Makakasama ko ito yung mga tao sa church na makakaunawa sa akin pag nanalangin ako at marinig nilang aking pangailangan. Hindi nila ko tatawanan bagkus sasamahan nila akong mananalangin. Ito yung mga kasama kong pinatawad, mga kasama kong ay maliligtas. Amen. Mga pinagpala ng Diyos. Amen. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another. Magpalakasan. Amen. Magpalakasan. Yan ang trabaho natin, ha? Magpalakasan. Okay. Yan ang trabaho natin. Hindi pagdating sa church, magpagalingan, magkaroon ng division. And so much the more as you see the day approaching. Amen. Tulungan po tayo ng Panginoong Diyos. Kaya nga, pag hindi natin alam ang trabaho natin, wala, gagawa lang tayo ng distraction doon. Pero pag alam natin gawa natin sa church, ayan, no? Huwag pabayaan ang fellowship. Mga kapatid, ang paggawa ng mabuti, to provoke and to love. Amen. Huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon. Bakit? Doon tayo magkukonek ulit eh. Amen. Ha? At ang sabi nga ng Panginoon eh, sa dalawa o tatlong nagkatipon sa aking pangalan eh, naroon ako sa kanila. Alagit. Praise God. Dumalo tayo. Napakahalaga ng fellowship natin sa Diyos. I will close with this, mga kapatid. Please indulge me. Amen. Naalala nyo nung namatay ang Panginoon, nalaman ng lahat. Nakita ng mga tao, nalaman lahat ng mga alagad. Eh nung nilibing siya, nakita ng mga tao, nalaman ng lahat, nilibing ang kaya may mga alagad na nananampalataya pa rin sa Panginoon, pero may mga alagad na puno ng pagdududa. Oh, may mga scripture dyan, they don't believe. Mga kapatid, sa Book of Mark, sa ascension ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang dala nila eh, nung third day, mga kapatid, ang dala nila eh, pabango, bulaklak, at kung ano-ano pang inaalay sa mga patay, mga pabango pala, walang bulaklak. E bagay, yung pabango galing din sa bulaklak. Ano? Hindi nila alam, wala na silang bibisitahin doon kung naniniwala lang sila sa sinasabi ng Panginoon. Mas naniniwala kasi sila sa nakita nila na namatay si Jesus at nilibing si Jesus. So see, kaysa sa sinasabi ng Panginoon. Minsan mas madali tayong maniwala sa nakita natin kaysa sa sinasabi niya. O nung binisita nila, nung sabi nila, ninakaw. Ang Panginoon, ninakaw. Nawala. See? What they believe is because they saw him captured, mga kapatid, punished, died on the cross, and buried. Not knowing, mga kapatid, ang mga salita ng Panginoon na nabitawan niya. In 3 days, I will rose again. So now, may mga pagdududa sila, mga kapatid. Anong nangyari?
merong problema sa fellowship. May pagdududa nga sila eh. Ilan bang bumisita sa libingan? Hindi lahat. Eh pagdating ng fellowship nila, ay wala na si Lord, di na ako pupunta, sabi nung iba. Diba? Wala naman si Lord, ba't pa ako pupunta? Nakita ko nung ano, nilibing siya eh. Tapos namatay siya. Pinahirapan, wala nga nagawa eh. Sabi nila. Naniniwala ba kayo doon? Oo. Pero nag-fellowship sila, may epekto yung attendance, mga kapatid. May kulang. May kulang. May problema. Naka-disconnect, mga kapatid. Si Thomas sabi, ba't ako pupunta dyan eh? Ba't pa kayo magtitipon, wala na si Jesus Christ? O nga naman, ba't pa tayo magtitipon kung walang Panginoon? Huwag na tayo magtipon kung walang Panginoon. Yun ang akala ni Tomas. Yung sabi sa kanya ng mga alagad, Tomas, sayang, wala ka nung fellowship, wala ka. Bakit? Sabi niya, ano? Anong ginawa niyo doon? Kwentuhan kayo? Ginawa niyo doon? Nandun ang Panginoon. Sabi niya, I'm talking about Tomas. One of the followers, one who witnessed the power of Jesus Christ. Okay, mga kapatid. Wala siya doon sa fellowship. Wala naman. Anong gagawin ko doon? Wala naman si Jesus Christ. Anong sabi ng mga alagad? Nandoon siya. Diba pangako nga ng Panginoon? Sa dalawa o tatlong nagkatipon sa aking pangalan, nandoon ako sa inyong kalagitnaan. Sabi niya, maliban na lang pag may lagay ko itong kamay ko sa tagiliran niya at may tuso ko itong daliri ko. Dahil yun yung nakita niya eh. Nakita niya pinako si Jesus. Nakita niya sinibat si Jesus. Ay, pag hindi ko may pasok to sa tagiliran niya, pag hindi ko may pasok, hindi si Jesus Christ yun. Dahil lang nakita kong Jesus Christ, pinako at sinaksak ng sibat sa tagiliran. O kaya nung susunod na schedule ng fellowship, Tomas, umaten ka na. Kapatid, dumalo ka. Huwag mong mamaliitin. Kami-kami lang naman kasing nagkakatipon dun eh. Yan din yung sinabi ni Tomas. Kami-kami lang naman, wala si Jesus. Yan lang alam mo. Huwag mong maliitin ang fellowship, mga kapatid. Huwag mong mamaliitin. Hanggat nandiyan ang Panginoon, huwag mong maliitin ang pagkakatipon. Oh, naisama nila si Tomas, mga kapatid. You know the story. Pagpasok nilang lahat, biglang sumarang bintana, biglang sumarang pintuan, at lumitaw si Jesucristo. Kanino lumapit si Jesucristo? Kay Pedro? Sa mga ibang alagad? Lumapit siya sa taong mayroong problema. Eh kung may problema ka, huwag kang iiwas sa church, lalo kang dumalo. Ang nilapitan ng Panginoon yung may problema, si Tomas. Ang sabi ng Panginoon, Tomas, halika, huwag kang hindi mananampalatay, tusok mo ngayon, idaiti mo ngayon daliri. Tusok mo dito sa akin, tagiliran yung mga kamay. Anong nangyari? See? Nung wala sa fellowship si Tomas, duda siya sa pagkapanginoon ng Panginoong Jesucristo. Akala niya wala na. See, anong mahalaga sa fellowship? Nung dumalo siya sa gawain, doon niya nalaman si Jesucristo ay hindi tao lang. At lumabas sa bibig ni Tomas, mga kapatid, in the fellowship, there is revelation of God. There is an answer to our problem, mga kapatid. There is a solution. At ang sabi ni Tomas, my Lord and my God. Sabi ni Jesus Christ, ngayong nakita mo ako, nanampalataya ka, sabi niya. Ngayong nakita mo ako ng palataya, mabuti yan. E paano naman tayo, Pastor? Di pa natin nakikita si Jesus Christ. Ituloy natin yung sinabi ng Panginoon. Dahil nakita mo ako, nanampalataya ka, sabi ng Panginoon. Are you ready, mga kapatid? Mapalad yaong mga hindi nakakita, ngunit nananampalataya.
Kung mas nakita mo ako na nananampalataya ka, very good yan. Pero mas mapalad tayo na hindi nakakita sa Panginoon, pero naniniwala tayo na nariyan siya. Nariyan siya, mga kapatid. Nariyan siya, nakikita niya ang ating paglilingkod. Kasama natin siya. Amen. Hindi po ako pupunta dito sa Santa Cruz dahil sinabi lang na pupunta ako dito. Kung hindi ko rin lang kasama ang Panginoon, mga kapatid, sa lugar na ito, hindi ako pupunta dito. Amen. Kung hindi ko rin lang kasama ang Panginoon, what's the sense of ministry? What's the sense of serving the Lord? Mga kapatid, pero dahil kasama natin ang Panginoon, napakaganda ng ministry. Mayroong nababagong buhay. Mayroong nagmamahal sa Diyos. Yung mga hindi marunong kumilala sa Diyos ngayon ay sumasamba na, mga kapatid. Ngayon ay nagpapatuloy na pinagmamalaki ang kabutihan ng Diyos. And that's what our fellowship do to us when we stay together, when we are connected together, mga kapatid. The Lord will come and meet us and do what and exceeding things what we expect from. Huwag kang pupunta sa gawain dahil meron lang ibibigay yung gawain. Ah, kapatid, huwag ganon. Ano bang ibibigay nila sa akin? Ba't ako pupunta doon? Huwag ganon. Wala kaming may ibibigay sa'yo. Sabi ni Pedro, mga kapatid, at ni Juan, silver and gold have I not, but such as I have give I thee in the name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. In the name of Jesus Christ, there is answer. There is answer. There is answer. Huwag nating maliitin ang pagkakatipon natin hanggat kasama natin ang Panginoon. Mahalaga ang bawat pagkakatipon, pagsasama-sama natin at ministeryo natin. Amen. Mahalaga ka sa gawain. Nilagay ka doon ng Panginoon unang-una. May magagawa ka. At tandaan mo ito, kapag pinakita mo yung magagawa mo sa Panginoon, may magagawa siya na higit sa inaasahan natin. O purihin ng Panginoong Diyos. Purihin ng Panginoong Diyos. Huwag tayo magpadaya sa kaaway na wala kang silbi. Huwag tayo magpadaya sa ibang mga pagtuturo na kung ano-anong maling pinagtuturo namin. Dalhin nyo sila dito sa church. Yung mga nagsasabi na mali yung pangangaral namin, dalhin nyo sila dito. Kahit sino pa, mga kapatid. Huwag lang tayo makipag-away. Ayaw, huwag lang away. Dalhin nyo, mga kapatid. Sabihin nila, umupo sila. Umupo sila at pakinggan nila kung mali talaga. At baka doon nila maramdaman na tunay ngang merong Diyos sa ating kalagitnaan, mga kapatid. Amen. Huwag kang padadaya. Amen. Kailangan ka namin. Kapatid, kailangan ka ng church. Amen. Nilagay ka ng Panginoon, gagamitin ka ng Panginoon. Huwag kang padadaya sa kaaway na wala kang silbi. Ah, minsan kasi ang kaaway puro nilalagay niya sa atin yung mga kapalpakan natin. Tandaan mo, magkakamali tayong lahat. Amen. Yun yung masakit na accusation ng kaaway. Dahil totoo, minsan yung mga palpak natin, kasalanan natin, yun yung pinapaalala niya, yung masakit. Okay lang na i-accuse ka na hindi totoo eh. Okay, pero pag totoo minsan na may dating, naapektuhan tayo, mga kapatid. Eh, tulungan tayo ng Panginoong Diyos. Amen. Naway mabuksan ng Panginoon nating kaisipan sa gabing ito. Napakahalaga ng pagkasama-sama natin sa gawain. Amen. Hindi mo man kailangan yung mga pupuntahan mo doon sa fellowship, kailangan ka nila. At higit sa lahat, pag nagsama-sama tayo, meron tayong magagawa. At tandaan natin, itong mas mahalaga, may magagawa ang Diyos sa buhay natin. Tandaan mo, lahat tayo may pangangailangan. Lahat tayo may mga mahal sa buhay na gustong maligtas. Amen. Ang sabi ng Bible man, nampalataya ka sa Panginoon, ikaw at ang buong sangbahayan mo ay maliligtas. Stay together. Stay connected as a body. And the Lord will meet us. Amen. Amen. Diyan ka lang sa church. Pumunta ka lang. Alam ng Diyos yung pangangailangan mo, Tomas. Lalapitan ka ng Panginoon. Hallelujah. Pupuntahan ka ng Panginoon.
Amen. Magiging special ka sa fellowship pag ikaw yung may pangangailangan at mararamdaman mong pag-ibig ng Panginoon. At sagutin niya. At doon napatunayan ni Tomas na hindi ko pwedeng maliitin ang pagkakatipon namin. Akala niya wala si Jesus. Pero ang totoo, nariyan ang Panginoon. Amen. Nariyan ang Panginoon sa ating pagkakatipon. O purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Sambahin ang pangalan ng Panginoong Jesus Christ. Glory to God. Glory to God. Glory to God. I feel the presence of the Lord. Let us pray. Help me give God all the glory, mga kapatid. All the praise. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa gabing ito. Purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin. Ikaw na aming dakilang pastor. Walang katulad, Panginoon. Salamat po. Salamat, salamat. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord, for your words, O God. Thank you, Lord, for your goodness, your grace, and your love. Mahalaga po kami, Panginoon. Kaya mo kami tinawag. Mahalaga kami sa iyong paningin, kaya mo kami tinubos. Mahalaga kami sa iyong paningin, kaya binigay mo ang iyong dugo, ang iyong buhay, Panginoon. Maraming salamat. Ikaw lamang ang totoong nagpapahalaga sa amin, Panginoon. Ikaw lamang. Kaya, Lord, hindi ka namin iiwanan sa laabot ng aming makakaya. Ikaw lamang, O Diyos, ang nagmahal sa amin. Nagpahalaga at nag-ingat sa amin. Hallelujah, nang walang katulad kayo, O Diyos. Mananatili kami sa kalooban mo. Tulungan mo kami, Lord. Tulungan mo kami. At kung meron mga kapatid na humihiwalay, naliligaw ng landas, Lord, I pray in the name of the Lord Jesus. Kausapin mo sila, Lord. Dalangin kong espiritu ng kaliwanagan ang magliwanag sa isip nila. Upang makita nilang kanilang dinatahak at dinaraanan. At ihatid mo sila sa kalooban mo, Diyos. At makasama namin silang maglilingkod sa iyo. Lord, ingatan mo pang bawat isa sa amin, Lord. Pagpalain mo kami ng kaunawaan. Direksyon sa buhay, Panginoon. Bigyan mo kami lagi na ng iyong salita. Bigyan mo kami lagi na ng iyong mensahe, Panginoon. Na siyang magpapalakas sa aming pananampalataya. At magbibigay ng magandang direksyon sa aming paglilingkod sa buhay na ito at sa buhay na darating, Panginoon. Lord, i-bless mo pong bawat isa. I-bless mo ang bawat ministry nila, Panginoon. Hallelujah. Bawat gampanin nila sa church ay mahalaga. Lord, bless them. Lord, bless them. Tulungan mo sila sa kanilang mga pangailangan sa pang-araw-araw, mga kahilingan nila sa kanilang pamilya. Ano man ang prayer request nila, Lord, kagalingan, kalakasan, kaligtasan, financial, Lord God, good health, Panginoon, material na bagay. Sa kapurihan mo, O Diyos, lalo ng spiritual, Lord, ibuhos mo ang pagpapala mo sa iyong mga anak. Tulungan mo kami, Lord. Hallelujah. Samahan mo kami lagi. Jesus, help us. Stay together serving you, Lord, in the name of Jesus. Ano mang ginagawa ng kaaway upang kami magulo ay sinasaway namin sa pangalan ni Jesus. Bless mo po ang church mo, Panginoon. Bless mo po ang iyong mga anak. Dalangin din namin, Panginoon, Lord God, sa tagpong ito, ang pamilya na iniwan ng mga pastor namin sa Lawag at pastor sa Sual, Pangasinan. In the name of Jesus, Lord, aliwin mo ang kanilang pamilya, aliwin mo ang local church, Panginoon. Tulungan mo sila, Lord, gabayan mo sila, at ipakita mo, Panginoon, ang kapangyarihan mo, pagpapala mo sa kanila, Lord. Tulungan mo po sila, Lord. Aliwin mo sila sa kapahamakan, sa gawa ng kaaway. Tulungan mo sila lalo magkaisa pa, Panginoon. Higit sa lahat, Lord, dalangin ko po na pagkalubong kanilang mga pangailangan, O Diyos, pagpalain mo sila. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, Lord. We give you all the glory. We give you all the praise. Thank you, Lord, for the victory. Thank you, Lord, for being with us, O God. Yun po ay tagumpay sa amin. Maramdaman ka namin, marinig ka namin, makasama ka namin na isang malaking tagumpay, Panginoon. It is really, Lord, indeed a great privilege to serve you, Lord.
Dahil maraming mga tao inaakala nila naglilingkod sila sa iyo. But we are blessed, Lord. We are not just serving you, Lord God. More than that, you are with us, serving you. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat. Bendisyonan mo pong bawat isa sa amin. Purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka. All the glory of the Lord. Belongs to you, Lord. Kung aming dalangin sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Hesus Kristo. In Jesus' name. Eternal, immortal, and invisible. The only wise God, the honor and glory forever and ever. God bless you, mga kapatid. Mag-ingat po tayo. Pag-ingatan tayo ng Panginoon. At naglingkod pa tayo sa Panginoon. God bless po sa atin. Tanggapin mo nawa ang pangangailangan sa kapangyarihan ng Panginoon at awaan niya tapat sa kaluwalhatian ng Diyos. Pagpalain tayong lahat. Amen. Sumating lahat ang bendisyon ng Panginoon, mga kapatid. God bless everyone. Amen. Amen. Nawa magkita-kita pa tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon Diyos. Thank you, Lord Jesus.